welcome also, Professor Chow. I'm very happy to hear that you are already healthy and well. And I hope that there will be many more events of this kind. Let us continue talking. Let us continue reflecting. Let us continue researching, searching not only our soul, but also our future. Thank you. Salamat po sa inyo, aming minamahal na kalihim, Leonor Magdolis Briones. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating ikalawang speaker. Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtapos ng BA at MA sa kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang pangulo at ng bayani biographies Andres Bonifacio. Naglathala na rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Naging orihinal na panilista ng The Bottom Line with Boy Abunda ng ABS-CBN at consultant ng History with Lord ng TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado ng GMA7. Lumikha ng Showtime television segment na ngayon ay isang column sa Abante tuwing Linggo. Nagsusulat din ng column sa The Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Mga kapatid, kapuso at kapamilya sa kasaysayan, sama-sama nating pakinggan ang paksa tungkol sa tagumpay ng bayan, kwento ng kasarinlan matapos ang 300 taong kolonyalismo na tatalakayin ng pinagkakatiwalaan at maasahang historyador. Professor Michael Charleston Xiao Chua. Take two. Makasaysayang araw ng kasarinlan sa ating lahat. Kumusta kayo mga kababayan? Ako, bago ako magsalita, ako'y bumabati sa lahat ng mga guro. Kayo ang mga tunay na bayani ng bayan. Sa malalayong mga lugar, kayo ang nagmumulat ng isip, lalo na sa mga tao na maaaring walang pagkakataon na magkaroon ng mga pakikinig o pagbabasa ng mga mas bagong mga pag-aaral ukol sa kasaysayan. Napakahalaga mga kaguro ng ginagawa natin ngayon na kayo ay nanonood. Habang nanonood, habang ako ay nagsasalita ngayon, may 7,500 sa inyo ang nakikinig. Napakaganda nito sapagkat kayo ang magkakalat ng maraming impormasyon na inyong aking maibibigay sa inyo. Hindi dahil ako ay magaling, kundi dahil ang mga historiador natin ay nagtrabaho at may maikukwento ako sa inyo. Ako naman ay taga-kwento lamang ng mga nahahanap ng ating mga kasama. Binabati ko po ang ating talihim ng Departamento ng Edukasyon, si Secretary Liling Briones, dahil ako Michael Charleston Briones Chua, mukhang kaanak ko ang inyong asawa. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala. Gayon din kay Yusek Tonisito O'Malley, sa iba pang mga opisyal ng Department of Education, sa mga kasama natin sa National Historical Commission of the Philippines, sa Ayala Foundation at marami pang ibang mga kasama. Salamat sa Schools Division Office of Pasay City.
Oh, actually, kung hindi niyo una itatanong, ako po ay kasalukuyang nakatira dito sa Metro Manila, sa Dominguez Street. Oh, at may isang DepEd doon na eskwelahan, oh, sa Pasay, Dominguez Street. I-share ko na po yung aking screen, mga kaibigan. Ayan. Sana po, kung hindi po nakikita, paki-flash na po ang share screen. Ang aking pong paksa, at kapag ko hindi gumalaw, ako po ay pakisabihan na hindi gumagalaw ang screen. Nato po ako upang magsalita ukol sa kwento ng June 12 bilang araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan o ano man ang tawag ninyo dito. At nais kong i-emphasize dito na sa dinami-dami ng kasaysayan na kinikwento natin, marami sa mga ito ay tungkol sa ating pagkasawi, sa ating pagkaapi, sa ating pagkatalo. Tayo po ngayon ay magsasalita ukol sa isang tagumpay ng Pilipino, tagumpay ng bayan. Ano po ang ating tinutukoy dito? Oh? Yan nga po ang araw ng kasarinlan. Isang tagumpay ng bayan. At atin po yung tatalakayin ngayong araw na ito. Oh? So muli, maraming salamat sa Department of Education sa inyong tiwala na ibinibigay sa akin. Ito na po ang ikawalong webinar na ibinigay ko para sa Department of Education mula noong Nobyembre. Please subscribe to my YouTube channel para sa mas marami pang video webinars tulad nito, lalo na sa ating mga guro, ma'am, sir. At tulad ng sinasabi ni Yusek Umali, mga ma'am, sir, baka ako makatulong sa inyo, YouTube channel, shout to ha. Follow me on my social media accounts at ating mga websites, baka makatulong din sa inyo. Inyo, shaochua.net, bangkanishaw.wordpress.com. Ako po ay abang guro ng lahat ng mga guro ng araling panlipunan sa Pilipinas. May mga nagsasabi po, mga ma'am, sir, ano? Isang hungkag na pagdiriwang ang June 12 bilang Independence Day. Bakit po? Ay sapagkat ang June 12 ay hindi naman tayo lumaya pagkatapos ng proklamasyon ng independensyas sapagkat sinakop tayo ng mga Amerikano. At ang tunay nating araw ng kasarinlan o kalayaan at ang tunay nating pagkakaroon ng soberanya, ng Estado, at nabanggit na ito ni Yusek Umali, ay yung proklamasyon na ginawa noong July 4, 1946 ng ibigay, grant, di umano, ng Amerika ang ating independensya. Kaya may mga nagsasabi, ano? Mali ang ating Independence Day. Isa siyang historical na anomaly. Isa siyang, ang tawag dyan ay anachronism. Sapagkat hindi naman tayo naging malaya daw noong Hunyo 12. So sige, titingnan natin ito. Pero sisimulan ko nga doon sa ibang Independence Day. Actually, ayon nga kay Humberto Campo, meron siyang aklat na bahagi ng kanyang Looking Back series na nagsasabing 6 na beses pong pinroklama ang ating independensya. Ha? Huh? Talaga? 6 na beses. No? At nabanggit na ni Yusek Tony Umali ang ilan sa mga ito. Of course, una dyan ay pinroklama ng Katipunan sa pamamagitan ni Andres Bonifacio sa mga kuweba ng Pamitinan, kung saan sinulat sa mga kuweba, mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Maaring nireport lamang ito sa Spanish dahil Spanish ang nagsulat. Viva la Independencia Pilipina. Ang pinaniniwalaan ko po, ang isinulat po dyan, malamang ay mabuhay ang kalayaan.
mabuhay ang kalayaan. Kasi hindi gumagamit masyado ng Spanish yung Katipunan. Gusto nilang ipakita ang kanilang kalayaan. Pangalawang pagpaproklama ng independensya, nabanggit din ni Jose Tony O'Malley, ang ginawa na sigaw, unang sigaw ng himagsikang Pilipino noong 1896 sa Balintawak, Caloocan, noong Agosto 1896. Oh. At gayon din, pinaproklama din ng independensya, di ba? Noong June 12, 1898. Actually, pinaproklama din yung independensya natin noong panahon ng Amerikano. As mami, noong panahon ng Espanyol, I mean. Oh? Doong panahon ng panahon ng Hapones pala, no, October 14, 1943, nang proklamahin ang 12 ang tinatawag natin na Second Philippine Republic, mga kaibigan. So yan po ang ating tsaka syempre yung July 4, 1946. Diba? So may mga ganyan na mga may mga ganyang proklamasyon, no? Actually may hindi pa ako nailagay. Ano? 66 daw, 'di ba? Oh, so mayroong 'yan sa Pamitinan Cave. Nandiyan yung kay Andres Bonifacio, no? Yung June 12, fourth proclamation na 'yon. Actually, October 31, 1896, sinasabing si Emilio Aguinaldo ay nagkaroon ng dekreto, no, mula sa Kawit, Cavite. That's the third time, and fourth yung June 12. Fifth yung sa Third Republic, Second Republic, at yung Third Republic na July 4, 1946. Now, simulan natin. So, hindi natin papasadaan lahat yan sapagkat hindi ho yan ang ating paksa. Pero puntahan natin yung July 4, 1946, no? From 1946 up to 1961, yan po ang kinikilala natin na Independence Day. Opo, no? And eventually nung nilipat yung Independence Day noong 1960s at ginawang June 12, ano po, no, yan po ang naging Philippine American Friendship Day. Pero nakakaloka yan kasi noong 50th year ng Philippine-American Friendship Day, ya noong 1996 ito, July 4, 1996. Ay di ba kasi ang symbolic noon, noong umuulan po niyan noong July 4, 1946, binababa po yung bandilang Amerikano at itinataas yung bandilang Pilipino. Ang problema nangyari, doon po sa reenactment, sumabit po yung bandilang Amerikano sa bandilang Pilipino habang ito'y umaakyat. No? Sumabit, no? Sobrang na-stress po yung nagpapanggap na Manuel Rojas. Sobrang na-stress po yung nagpapanggap na Commissioner Paul B. McNutt, no? Sapagkat hindi ho nila ma-untangle ang bandila. Parang ang nangyari ho, naging simbolikal na ang Amerika ay tila hindi tayo iniiwan 50 years after the proclamation of independence from America. No? Nandyan pa rin yung neo-kolonyalismo. So, ang tawag sa bandila ng Amerika ay Star Spangled Banner. Ang nangyari po ay nagkaroon ng mga headline matapos ang isang araw. Ang nakalagay, Star Entangled Banner. No? Kita nyo, no? So anyway, pasakali lamang po yan kung naaalala po, Ma'am Sir, ano, nung mga nabuhay na nung 1996. Ako po'y nanonood ng television noon. Ako po'y grade 5, kundi ako nagkakamali. Grade 5, yes. Grade 5 ako noon. O grade 6. Grade 6 na ako. Yes, grade 6 na pala ako noon. 1990. School year 96-97 ako na grade 6, no? So, yan ay pinattern kung titignan ninyo, no? Ang nakakaloka dyan,
isinabay nila yung pag-grant ng independence sa atin, July 4, sa kanilang July 4 celebration ng independence 1774. No? So, ang problema dyan ganito, at ito kaya isa sa mga dahilan kung bakit nilipat natin yung Independence Day natin, ay sapagkat kung nagkakaroon tayo ng pagdiriwang ng independensya, eh, ang nangyayari po eh, wala ho sa atin yung mga dignitaryo at saka yung mga special guest. Napakahirap nilang anyayahan sa Independence Day natin na July 4. Bakit? Eh kasi nandun sila sa Amerika at nandun sa Estados, sa embassy ng US. O, doon sila nakikipag-celebrate, no? Ng Independence Day. Ha? Hindi sa Independence Day natin. So, logistically speaking, hindi maganda yung July 4 na Independence Day natin. Uy, binabati ko yung nanay ko, si Bill Machua, nanonood. Maraming salamat, Mama. Thank you very much. So, ano pong nangyari? Ano? Eventually po, pag-aralan natin, ano? Gusto kong maintindihan natin ano ba talaga yung diwa nung July 4, 1946. Did the Americans really grant us independence? No? Ay babalikan po natin yung sinulat na proklamasyon na pinirmahan ni Harry S. Truman. Siya po yung Pangulo ng Estados Unidos noong panahon na yun. Okay? At ano po yung makikita natin? Just a proclamation of Philippine independence. Okay. So tingnan niyo to, no? Whereas the United States of America by the Treaty of Peace with Spain, ito po yung Treaty of Paris noong December 10, 1898, commonly known as the Treaty of Paris and by the Treaty with Spain of November 7, 1900, did acquire sovereignty over the Philippines. Ayan. So yun po, no? Yung Treaty of Paris at iba pang mga treaties, conventions ang nagkaroon ng jurisdiction, no? The United States of America has consistently and faithfully during the past 48 years exercised jurisdiction and control over the Philippines and its people. Huh? But tingnan niyo mabuti yung next line. And whereas the people of the Philippines have clearly demonstrated their capacity for self-government. Okay? Eh, so ano po yung makikita natin? Ha? Babasahin natin yung bandang huli. Ito po. Ha? Ayan. Now therefore, I, Harry S. Truman, President of the United States of America, acting under and by virtue of the authority vested in me by the aforesaid Act of Congress, do proclaim that in accord with and then subject to the reservations provided for in the applicable statutes of the United States of America hereby withdraws and surrender all rights and possession, supervision, jurisdiction, control of sovereignty now existing and exercised by the United States of America in and over the territory and people of the Philippines and of the United States of America. No? I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation and acknowledge the authority and control over the same of the government instituted by the people thereof under the Constitution now in force, which is the 1935 Constitution. Oh? Ano po yung nabasa natin, mga kaibigan? I hereby recognize. Nakita nyo, mga kaibigan, may recognize lang. Noong July 4, 1946, and in all fairness, is the first, if I'm not mistaken, in the history of the world to hand over peacefully sovereignty from a colonial power to the new nation. Ha? No? The first to promise independence to any colonized nation. They were just recognizing Philippine independence. So,
Sir, what's the fuss about the wording recognizing? Okay. General Emilio Aguinaldo, when that happens, tama lang isinauli lamang nila. Ang kasamin lang kanilang inagaw sa atin noong 1899. Oh? Ang ibig sabihin noon, mga kaibigan, we were already free. By June 12, 1898, and they just recognized finally that that independence was valid. No? Okay. Do you get me? So, ibig sabihin, the July 4, 1946 was just a formality of the recognition of independence that was already granted to us in 1898 by our own accord, the victory of the revolution. And that is why a professor and one of the founders of our organization, the Philippine Historical Association, in which teachers of Araling Panlipunan, you can be a member of the Philippine Historical Association. Type nyo lang po, membership Philippine Historical Association. Magkakaroon kayo ng instructions paano maging miyembro niyan. You go to the web Facebook page of the Philippine Historical Association, dear friends, and you can be part of that. And you can join our activities. Gabriel Fabella, one of the founders of the PHA, I'm the public relations officer, by the way, of the present, and they are our founders. Siya po ang masigasig na nag-push doon sa pagkakaroon ng Independence Day, mailipat from July 4 to June 12. Okay, siya po yan. At kasama po niya si President Esteban A. de Ocampo at that time, gumawa po sila ng isang malakas na resolution petitioning the President and the Congress of the Philippines to adopt and declare June 12 of every year as Independence Day of the Republic of the Philippines. So, that was signed by Esteban de Ocampo, unanimously adopted by the Board of Governors of the Philippine Historical Association at Manila, Philippines, this 24th day of March, year of our Lord, 1960. Ito po actually ay panahon pa ni President Carlos P. Garcia. No? Carlos P. Garcia. Now, alam nyo, apparently, the incoming president, no? President Diosdado Macapagal, actually was already toying on that idea already at that time. Na parang ayaw na niyang, ano tawag dito? Parang gusto niyang ilipat yung Independence Day. No? So, anong nangyari? No? Hinahanap ko yung aking kodigo dito. Ayan, ito. Yun. Alam nyo, umanap lang siya ng pagkakataon na hinihintay upang mangyari ito. No? Politiko pa lang siya, hindi pa siya presidente. Gusto na niyang ilipat yung Independence Day na yan. No? Kaso, di umupo na siya sa pagka-presidente. No? Nakakita siya ng opportunity nang hindi aprobahan ng Kongreso ng Amerika ang karagdagang $73 million na war payment para sa mga Pilipino noong May 9, 1962. Bakit ang mga nakalaban natin na mga Hapones, todo-todo ang pagtulong nila, tayong kakampi, nga. So, galit ang mga Pilipino. Kinansela ni Macapagal ang kanyang nakatagdang state visit sa Amerika at matapos lamang ang tatlong araw, May 12, 1962, inilabas ni Pangulo ang Proclamation No. 28 na nagtatakda na gawing public holiday ang June 12 bilang Independence Day. So by June 12, 1962, ipinagdiwang na po ang independensya ng Independence Day ng June 12. No? So yan po, no? Yan, kita natin, ayan o, si Emilio Aguinaldo kasama si Pangulong Macapagal sa tinatawag na Independence Balcony. No? At ito sa Quirino Grandstand naman, sa mga ilang pagdiriwang ng araw ng kasarinlan na naabutan pa
ni Emilio Aguinaldo, yung June 12. Of course, by 1964, February, mamamatay na po. So nakadalawang Independence Day po si General Emilio Aguinaldo. So yan po si Pakapagal at yan po si Aguinaldo. So sana po naiintindihan po natin. Eventually, of course, bago ko tapusin tong part na to, my talk has four parts. No? Makita ninyo yung una, yung June 12, 1898, no? Holiday, hindi pa yan, ano, kasi pag proclamation ng presidente, pwede lang i-overturn din yan ng next president. May proclaim niya ulit, ibalik sa July 4. So eventually po, Republic Act number 4166 was proclaimed, no? And yung June 12 ay naging batas na po, na siya na po ang Independence Day ng Pilipinas. Okay? So, punta natin ng konti, babalikan lang natin, no? Marami ng detalyeng binigay si Jose Kumali, kaya mas mapapadali ang aking trabaho, no? Yes. Salamat po, no? Ano ba yung tagumpay ng bayan? At bakit tinatawag natin yung June 12, 1898 na tagumpay ng bayan? Okay. Alaging sinasabi sa atin, ang mga Amerikano ang nagpalaya sa atin mula sa mga Espanyol. Bakit? Kasi nanalo sila sa Battle of Manila Bay noong May 1, 1898. Ma'am, sir, iba po ito sa MAC Battle of Manila na nangyari August 13. Later on po yun. Yun yung peking labanan na nagmoro-moro yung Amerikano at Espanyol. Nagpatalo yung Espanyol at tinake over ng Amerikano yung Manila upang maging hindi kahiyahiya sa mga Espanyol na ano, no, na natalo sila ng walang kalaban-laban. Lumaban pa rin sila kahit na peke lamang yung labanan. Ano? Kahit na peke lamang yung labanan. Yes! So, ang nangyari po, iba po yan, ano? Mas nauna po ito, May 1, 1898, sorry. Yan, nalito na rin ako, no? Oo, nalito na ako. So, Battle of Manila Bay. Yan. Battle of Manila Bay. Okay. Nandun yan sa, ano yan, sa Cavite yan, sa Sangli Point. Nandun yung labanan na yon. So, 5 ships versus 20 ships. Mismatch. Kasi lubog lahat yung 20 ships, no? Tapos isang Amerikano lang yung namatay. Namatay siya sa heat stroke, ano? Oh. Ay, ang init! Patay, no? Hindi, bibiro lang ako. Hindi ko ginagawang katatawanan yung pagkamatay niya. Ano? Hindi ko ganun. Ano? But anyway, ganito. Dahil sa Battle of Manila Bay, nanalo ang mga Amerikano laban sa mga Espanyol doon sa mga barko niya. But we have to clarify, they did not have ground troops. Wala silang tropa na bababa sa lupa. Kasi mga barko lamang sila at mga navy. Yung tinatawag na ano, no? Asiatic fleet. So, anong ibig sabihin nun? Hindi talaga sila yung, ano, kumbaga, nakalaban lang sila nung may reinforcement na sila. August 1898, doon sa tinatawag natin na MAC Battle of Manila. Malayo po yung agwat noon, May 1, August 13. So habang nangyayari yan, habang sa kapagitan yan, may ginawang mga Pilipino. So nung napatalsik ng mga Amerikano ang 20 ships ng Espanya, narinig nung mga anak, kasi alam nyo, ano yan eh, agreement yan ni Aguinaldo at nung ni Spencer Pratt, no? At saka si Rounsville Wildman, yung mga konsul ng Estados Unidos. Alam nyo, no? Matindi. No? Ang mga bayan, ang mga iba't ibang mga bayan sa Pilipinas, ilang bayan ay nag-alsa laban sa mga Espanyol doon sa kanilang bayan. At nagtatagumpay na ang bayan sa mga Espanyol. At umuwi si General Emilio Aguinaldo mula sa kanyang self-exile after the Pact of Biak na Bato sa Hong Kong. And bumalik sa Pilipinas and then lumaban sa Battle of Alapan at sa iba pang labanan at nanalo
laban sa mga Espanyol. Kaya nga iwinagayway yung ating watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon, May 28, after the Battle of Alapan. Ano? Na-explain na natin yan doon sa webinar ng Bandila. No? So, itinakda niya na dahil namiminig niya na marami ng Pilipinong lumalaban, let us proclaim Philippine independence June 12, 1898. Sabi nila, sandali lang, dahil nagtatagumpay na nga sa buong Pilipinas. No? Actually, sa Cebu, nagtagumpay na, lumaban na yung mga, sa Cebu, lumaban na yung mga Pilipino nung 3 de Abril. Huh? Now, anyway, eto na nga, no? Makikita natin dito, no? Yung tinatawag natin na tagumpay ng himagsikan mula sa mga Espanyol. No? At eto na nga, no? Sabi nila, bakit? No? Bakit? Tawag dito, bakit ating ipagdiriwang ang Independence Day hindi pa naman ganap ang pagkapanalo ng mga Pilipino? Di ba? Oh. O ngayon, tatanungin ko kayo. Ano ang Independence Day ng Amerika? July 4, 1776. Ang tanong, malaya na po ba ang Amerika noon mula sa British? Yeah, mga ma'am sir, tingnan niyo mabuti. Alam niyo po kung anong sagot? Hindi pa. No? Hindi pa. Hindi pa siya panalo. No? Marami pang labanan ang mangyayari bago sumuko ang mga British kay George Washington sa Yorktown. No? Kaya ang sinasabi natin dito, hindi yung proklamasyon ng independensya, hindi necessarily, no, na ikaw ay nabigyan ng sovereignty. Ang proklamasyon ng independensya ay isang dokumento na nagsasabi sa mundo, pinapalaya namin ang sarili namin. Pinapalaya namin! Sana po, naiintindihan natin ito. Kasi wag na po tayong maselan. Yun ngang Amerika, hindi pa naman fully independent noong July 4, 1776. Di ho ba? So, ito po ay isang kasaysayang nasa sarili nating pananaw. Kasi tayo ang nagtakda after 333 years na malaya na tayo. Oh? Okay? Sana ho, maliwanag sa atin yun. So, mag-share screen ulit ako ng aking screen. So, sana po, ilitaw po ng ating mga nasa technical. Ayan. So, nakikita po ba natin? Okay. Ang ating common, and by the way, sana nakikita nyo na ho yung larawan dyan. Meron nung kayo nakikita yon. Si General Aguinaldo nandun sa taas, no? Nung 1898. Teka. Sino yung batang yon? No? Parang ako yun, na. So, nag-time travel po tayo at nasaksihan po natin ang araw ng kasabiglan, ano? Hindi, biro lang po. No? Nagkataon lang po, no, nandun ako sa Tawit nung sinuot yung commercial ng Tide para sa centenario, no? Na yun, no? Anyway, so, ang ating always na ano dyan ay si Emilio Aguinaldo nagwawagayway ng bandila doon sa tinatawag natin na Central Balcony o yung tinatawag na Independence Balcony. Kasi may balcony yan ngayon. Ayan, no? Kita nyo? No? So, yung balkonahe, doon po pinaklama yung Philippine Independence. Actually, sa totoo lang, no, wala pong Independence Balcony noong June 12, 1898. No? Wala akong ganun, ano? Ayan. So, makasaysayan po yung balcony, pero hindi po doon. Kung titignan nyo yung lumang bahay ni General Aguinaldo, na by the way, noong 1898, ay malaking bahay na po yan. Ano? Malaking bahay na po. No?
ang makikita nyo ho doon, wala akong balcony yung bahay. Actually, nandyan pa yung mga ano na yan, yung mga bakod na yan. Pero wala ho yung balcony. Oh? Ang meron po yung central window. So yun, sa central window, no, ipinaklama ang kalayaan. At alam nyo, maganda yung description ni Turnbull White. Kaso si Turnbull White, sabi niya, Trumbull White. American journalist siya. Sabi niya, wala daw si Emilio Aguinaldo dun sa celebration. Ano? Eh, paano wala siya dun? Eh, siya nagpaklama ng independensya. No? So, sabi niya, ang dami daw. Ano daw, ano? Ang ganda nung description ng Turnbull White eh. Pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Kasi nakakaloka siya. Sabi niya wala si Aguinaldo. No? Pero anong sinabi niya, no? Basahin ko yung aking ano. No? Yan. Sabi ni Turnbull White. No? Doon sa tinatawag natin na ano, yun, no? Ayan, nagko-cover ang Amerikanong peridista si Turnbull White sa mga kaliraw ng Kawit, mga 5,000 to 6,000 tao ang nagdiriwang. No? Ang daming tao. Napapalumutian ng mga singkaban o arko ang mga ito at nakalinya mula sa simbahan ng Santa Magdalena ang may 1,000 kawal sa magkabilang bahagi ng kalsada. So hindi yung basta-basta po yung imagination natin, nakala natin yung ganyan lang, nagsaya lang sila. Hindi. No? Sabi ni Turnbull White doon sa mga linya ng soldiers, the presence of this added a touch of military impressiveness to the scene. Sa mga bintana at ibabaw ng mga bahay, may mga kopya na ng watawat ang nalipad. So hindi po iisa yung kopya ng watawat noon. Marami na ho. No? At sa araw, yan, no? And isa pa, maraming tao, 7 pa lamang ang nakalilipas, nagpadala na ng mga paanyaya para sa makasaysayang pangyayari. So may invitation, pinagandaan po ito. No? Mga tanghalian na nang magsidatingan ng mga dadalo mula sa 8 lalawigan na kinakumakatawan sa sinag ng araw ng Mandila. At upang hindi gaanong mainit para sa taong nasa labas ng mansyon, sa kalagitnaan ng alas 4 at alas 5, sinimulan ang programa. Okay? So yun po yung araw ng June 12. Oh, so nagpunta sila doon. Now, of course, yan dyan yung unang pagkakataon na pinatugtog yung Marcha Pilipina Magdalo na naging eventually Marcha Nacional Filipina na kinatha ni Julian Felipe. Na eventually po ay magiging ano yan, yan yung national anthem natin. Oh? Magkakaroon yan ng Spanish lyrics kay Jose Palma, September of 1899. Yung Tierra Dorada, Ia del Sol de Oriente, su fuego ardiente, enti la tiendo sta. Pero hindi yan kakantahin kasi wala pa yan noong June 12, 1898. So eventually magkakaroon ng American English lyrics yan and eventually noong panahon ni panahon ng kontemporaryong panahon sa wikang Pilipino. Okay, so gayon din ay iwinagayway ni noong panahon na 'yan yung una nating version ng ating second national flag. No, na mayroong pang muka na may araw. Araw na may muka, muka na may araw. Araw na may muka yung ating watawat. Araw na may muka. Ang ginawa ng 3 muheres o babae ng may bahagi sa ating kasaysayan. Oh, may mga nagsasabi nga na si Ambrosio Rianzares Bautista daw ang nag-wave ng flag. No, kaya nga meron tayong ilustrasyon nakakaiba doon sa mga ilustrasyon na makikita natin sa iba't ibang mga ano natin, no? Artwork tungkol sa Independence Day na si Aguinaldo ay hindi humahawak ng watawat. Now, ako, hindi ko alam kasi malakas talaga yung feeling ko na hinawakan niya talaga yun. Siguro natuwa siya, kinuha niya kay Ambrosio, di ba? Sinasabi ko rin, di ba binasa ni Ambrosio yung akta? Paano niya nahawak yung bandila kung binabasa niya yung akta, no? Oh? Di natin alam yun. Anyway,
Ito lang yung sinasabi ko sa inyo. Pag ganyan mga trivial na yan, hindi na masyadong mahalaga yan. Ang mahalaga, pinaproklama yung ating kasarinlan sa pagtatagumpay ng himagsika. Okay? Now, eto na. Anong oras ginawa? No? So, actually, mayroong isang memo na ginawa si Emilio Aguinaldo na nandoon sa tinatawag natin na Philippine Revolutionary Papers o PRP. No? At ano ito? No? Nakalagay, sinulat ni Aguinaldo sa June 12, 1898 na petsa dun sa kalendaryo. Ipinanawag ang bandera nasyonal dito sa bahay ng nasirang Don Maximo Inocencio patungo sa bayan ng Cavite Viejo, Cavit, para proklamahin ang aspirasyon ng independensya. Tingnan nyo, proklamahin ang aspirasyon. Ibig sabihin, aspirasyon pa lang. Pinoproklama natin ang aspirasyon ng independensya nitong sangkapuloang Katagalugan, which is a Bonifacio term, by the way, o Pilipinas! Oras na alas 4 at 20 minuto ng hapon, Cavite, El Viejo, no? O Cavite, a 12 de Junio 1898. No? So, 4:20 in the afternoon. Okay? So, punta natin ngayon yung dokumento ng Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino ni Judge Advocate General Ambrosio Riansares Bautista ng Binyan. Ito po ay pinirmahan ng napakaraming mga nagsidalo. Pero kung magtataka kayo, pag tinignan nyo yung mga pirma, wala hong pirma ni Emilio Aguinaldo. O yun po yung nakakalungkot dyan. Wala hong pirma ni Emilio Aguinaldo yung Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. So, yun po, no? Yan yung makikita natin dyan. Hindi siya na pumirma. And magtataka ka, bakit hindi siya pumirma? Alam nyo, may clue tayo dyan eh. Baka mamaya masagot. Bakit kaya hindi siya pumirma sa akta? But anyway, ano pinapaalala sa atin ng akta? No? Pinapaalala sa atin ng Acta de la Proclamación, no? Yung ano, no? Pinaalala niya sa atin na nagbalik tanaw ang akta doon kay Rey Calipulaco de Mactan. No? Si Rey Calipulaco. Sino si Rey Calipulaco de Mactan? Siya po si Haring Lapu-Lapu ng Mactan. No? So, binanggit yung pakikibaka ni Lapu-Lapu laban sa Espanyol. So talagang nagamit talaga si Lapu-Lapu bilang inspirasyon ng pagtatatag ng bansa. No? So, kinokonekta po natin ito sa 500 years sa ating quincentennial. Now, sa simbolismo ng watawat, yung tatsulok ay bumabalik sa katipunan at sa sandugo na nagbunsod sa bayan ng paghihimagsik. So, in all fairness to the Acta de la Proclamación, inalala nito yung pagsisimula ng himagsikan. No? Noong Agosto 24, 1896, yan po yung cry of balintawak ni Andres Bonifacio. So ito po, bagamat hindi binanggit si Bonifacio at alam naman natin mahidwaan sila ni Aguinaldo, ay may slight reference po kay Bonifacio at sa katipunan at sa una niyang, sa kontribusyon niya bilang unang nagalaw ng paghihimagsik. Napakaganda po niya, no? So yun po, no? So yun po, bumabalik sila sa katipunan. Yung Acta de la Proclamación, matatagpuan niyo po yan ngayon sa rare manuscript section ng National Library of the Philippines. So naroon po yung akta at nakita ko siya ng personal kasama ng mga pirma. Okay, ito lang yung medyo hindi masyadong, kasi actually hindi tama yung mga may hindi tama dun sa description about the first provinces who revolted against Spain. Actually, hindi siya first provinces. 8 provinces who were declared martial law. No? That were declared martial law or were placed under martial law on August 31 of 1896. Hindi siya first to revolt. So, mali yung akta doon. Mali rin yung akta
na tinanggal niya yung tarlac at sinama niya yung bataan doon sa walong sinag. So may mga pagkakamali yung akta. Pero sa aking palagay, yung isang malaking miss, sabihin nating hindi magandang naisulat sa akta, ay yung kahulugan ng kulay ng watawat. Kasi sinasabi, mga kulay ng bughaw, pula at puti, ay nagpapagunita sa mga kulay ng watawat ng Norte Amerika. Bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob sa ipinamalas niyang pagkupkup na walang pag-iimbot sa atin sa simula at hanggang ngayon. So, hindi magugustuhan ni Ma'am Liling Briones ito. No? Hindi niya magugustuhan ito. Yung tinatawag nating akta, ha? Acta de la Proclamacion de Independencia del Pueblo Pilipino ay nagsasabi na pinasasalamatan natin ang Amerika at yung pinattern natin, yung flag natin sa kanila at yung kulay niyan, eh eventually, sasakupin naman tayo. Eto pa, sa wikang Ingles, isang bahagi ng akta. And having as witness to the rectitude of our intentions, the Supreme Judge of the Universe, and under the protection of our powerful and humanitarian nation, the United States of America! Ay, nagpo-claim ka nga ng Philippine independence, tinali mo naman yung sarili mo sa Amerika. We do hereby proclaim and declare solemnly in the name, by authority of the people of these Philippine Islands, that they are and have the right to be free and independent. So medyo hindi magandang sinasabi ng mga historian, hindi magandang pangitain yun. Nakalain, eventually nga, isasakupin nila talaga tayo, no? Anyway, pinatawag po ni Emilio Aguinaldo si Apolinario Mabini. Yes, yan po si Apolinario Mabini. No? Actually, flex ko lang, t-shirt po. Mula sa Filibustero shirt, no? Si Apolinario Mabini yan, no? Dakila. No? Kaya ako sinuot bilang tribute kay Mabini. At by the way, si Mabini po yung nasa litrato, kaso naglalakad pa ho siya noon. Hindi ho siya born na may polio. No? Siya po ay nagka-polio at eventually, 1896, ay nalumpo. Kaya ho, sa PWD, siya po ay binuhat mula sa Los Baños, Laguna, hanggang siya po ay dinala sa Kawit, Cavite, sa araw mismo ng proklamasyon ng independensya. So, saktong-sakto po, saktong-sakto, nakarating si Mabini sa proklamasyon. At ang unang-una niyang sinabi kay Emilio Aguinaldo, bakit mo pinoklama ang independensya? So sabi niya, mali ka dyan, bro. Mali ka dyan, no? Kung nauna lang ako, hindi ko sasabihin sa iyo na proklamahin mo ang independensya sapagkat hindi napakahalaga niya. Tayo ay nasa panahon pa ng revolusyon at kailangan lang natin ay declaration of principles. Pero nagawa na ni Aguinaldo, gusto na niyang ipakita sa mundo na malaya tayo in all fairness to him. Kaya ayun, ano? Eventually po ay itinatag nila Mabini at ni Aguinaldo yung pamahalang diktatorial dahil si Aguinaldo po ay kailangang mamuno hindi bilang sibilyang presidente kundi bilang isang military leader sa isang labanan laban sa mga Espanyol. So, diktatorial government na mapapalitan po nung tinatawag natin na Malolos government o yung Republika Filipina by January of 1899 pagkalipas po na matatag o magawa ng Kongreso ng Malolos ang bagong saligang batas. Okay? So, yun po ang ating paglilinaw. Yan po ang araw ng June 12, 1898. And eventually po, ang mangyayari, tulad ng nabanggit ko, ha, medyo may tiwala tayo sa mga Amerikano. Kaya ang nangyayari po ay medyo nung lumaban sila sa mga Espanyol nung August 13, 1898. Ayan na po. Eh, nagkaroon tayo ngayon ng ano. Pagkalito. Kasi natalo yung mga Espanyol, kinuha ng mga Amerikano yung Intramuros, ang sentro ng ating bayan, bansa. Pero ang nangyari po, hindi ho ibinigay sa atin. Pinatigil pa tayo at hindi pinapasok sa Intramuros. Pinatigil yung mga kawal na Pilipino at dun ho, napagdesisyonan ni Emilio Aguinaldo na itatag na ang Kongreso ng Malolos. No? At September
at magkaroon ng isang kongreso na magtatayo ng isang magtatatag ng isang konstitusyon at ng isang republika. Okay, so yung republika na yon ay tinatawag natin na pinakaunang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. No? Yan po at achievement po yan ng Pilipino, may Bill of Rights po diyan, etc., etc. Pero tandaan po natin na yun pong kongreso ng Malolos, yan po yung nag-ratify ng constitution at ng republika, no? Sa Malolos, Bulacan, may nangyari po dyan eh. So, babacktrack muna tayo ng konti. So, rewind tayo ng konti. Kasi January yung proklamasyon ng Malolos Republic. Babalik tayo doon sa September. Noong September, nagkaroon ng tinatawag na Solemn Ratification of Philippine Independence. At ito po, hindi ho flag yan. Actually, ganyan ho itsura niyan. At yan po isang menu. No? Yan ang isang menu. May lunch menu, may dinner menu, no? Ito yung dinner menu na nasa harapan ko. No? So, sinasabi no, September, no? Ay mayroong tinatawag na ni-ratify na Philippine independence. So, tinatanong ng marami, ano yung ni-ratify na Philippine independence? Noong nagpakain sila sa Malolos, yung tinatawag na Malolos banquet. Na actually, pista opisyal, pista ng Bagaswain yan. No? Okay. Yung bang ni-ratify ay yung June 12, 1898? Actually, hindi. No? Hindi. Maniwala kayo, hindi yun. Bakit? Kukwento ko sa inyo, bago tayo magtapos, no? Actually, may isa pang bahagi at yun na yung paglalagom. Ay yung Bacoor Assembly. Sir, what's that Pokemon? Ano yung Bacoor Assembly na yan? Okay. Apparently, nasabihin ko sa inyo to, ha? May isang historiador na nagsasabi, at siya po ay ang commissioner ng National Historical Commission of the Philippines ngayon, si Emmanuel Franco Calairo, isang sikat na Cavite historian. Ang nagsasabi na, alam nyo yung August 1, is our actual Independence Day. Now, hindi natin kayo guguluhin. Hindi natin sinasabing palitan natin yung Independence Day. Pero apparently, meron tayong na-discover na bagong aspekto ng Independence Proclamation. Bakit? Okay. Ito sasabihin ko sa inyo. Noong mga last days of July, around 200 people came from different provinces to Bacoor, Cavite. Okay? Marami pa akong hindi nakakaalam sa atin ito. And ito, na-surpresa din ako. Aguinaldo was there at ang nangyari ko, nagkaroon, ito, makikita ninyo, talaga makikita nyo, pamahalaan talaga. Sapagkat apparently, the 200 people who came to Bacoor were local government officials na isa-swear in ni Aguinaldo. And on August 1, 1898, anong ginawa niya? No? Ni-witness ng 200 tao ang isang dokumento. Ito pong nasa cover ng aklat ni Manny Calairo, no? Proclamation Philippine Independence and Historiographical Inquiry, yung akta. Ayan, nakita niyo yung akta. Ayan yung akta. No? Ay, makikita ninyo na, aba, no? May ibang proclamation of independence. At ito, pirmado ni Aguinaldo. No, pirmado ni Aguinaldo. At sinulat ito ni Mabini. At nakalagay mismo doon sa dokumento, solemnly proclaim before the world the independence of the Philippines. Yun lang. Walang Amerikanong pinasalamatan, walang kung ano-anong nakalagay. Sino-solemnly proclaim lang niya, before the world, the independence of the Philippines. They were not referring to the June 12 proclamation. Basically, this supersedes the June 12 proclamation. August 1, 1898 in Bacoor was the Independence Day that was signed by Aguinaldo.
and swearing in 200 government officials, local government officials, to already govern the Philippines. So sinasabi ni Manny Calaiiro, importante yung August 1. So parang ito, madadagdag ito doon sa mga historical events sa buwan ng kasaysayan. Now, ako naman, hindi naman ako agree na gawin nating August 1 yung independence. Kasi, una, sanctified by usage na yung ating June 12. Pinaglaban yan ng mga historiador noon. At in fact, no, hindi naman nawawala yung significance ng June 12. Kasi, inilabas natin yung mga symbols eh. No, yung flag, yung national anthem, mas dramatic yung nagwawagayway ng watawat sa bintana kaysa sa pagpirma ng dokumento. Pero eto na nga, magtatanong ka ngayon, bakit kaya pinalitan ni Aguinaldo yung independence? At yun po yung ni-ratify noong September 1898. Ako may mga teorya itong si Emmanuel Franco Calaiiro at mukhang sinasakayunan ko. Ako yung isang teorya ko diyan. Hindi maganda yung pagkasulat ng akta. I'm sorry sa mga taga-Binyan, pero ito yung proclamation of Philippine independence na binenta tayo sa mga parang sumisip-sip sa mga Amerikano. No? So, siguro Aguinaldo it left a bad taste in Aguinaldo's mouth that he changed it and he let Mabini write it and very simply stated that we are solemnly proclaiming before the world the independence of the Philippines. So, yun po. Yung that's one. Ang problema, ito na ngayon. Bakit na hindi sumikat yung August 1? Okay. Makikita nyo yan doon sa next year celebration of Independence Day. By 1899, no? Di ba? Hinahabol na ng mga Amerikano si Aguinaldo. Nandun siya sa Angeles, Pampanga, nung sinelebrate ni Aguinaldo yung first anniversary ng June 12. 1899. First anniversary ng 1898 proclamation. Akala ko ba, sabi mo, August 1 yung gusto ni Aguinaldo, ba't siya bumalik sa June 12? Simple lang. Kasi nung June 1899, magkaaway na sila nun ni Mabini. Nagkahidwaan na sila. Kaya ayaw na niyang, gusto na niyang kalimutan, sabi ni Emmanuel Franco Calaiiro, yung Bacoor Assembly. So, kaya, balik tayo sa June 12. Bilang panghuli, gusto ko pong talakayin sa inyo. No? Ano ba ang dapat nating itawag sa araw na ito? Kalayaan? Araw ng kalayaan? O araw ng kasarinlan? No? Napaka-interesting po nito kasi sa totoo lang, when we talk about kasarinlan, independence, ito po ay sa totoo lang ay araw, ito ay dapat pag sinabi mong independence from the word independent, ito po ay tungkol sa kasarinlan, pagiging sarili. Pero bakit tayo bumabalik lagi doon sa araw ng kalayaan? Diba? Parang mas nakaka-relate yata tayo sa araw ng kalayaan. Pero ano ba yung mas malalim dyan? Okay, mga ma'am, sir, paglilinaw lang ho. Bagong salita yung kalayaan. Wala hong ganyan bago yung 1860s. Walang recorded kahit sa mga diksyonaryong nung panahon ng Espanyol, diksyonaryong Tagalog, walang salitang kalayaan o laya na nagpapatungkol sa pagkalaya. O anong salita ang ginagamit nun? Katimawaan. Katimawaan. Pagkatimawa. Pero alam natin na sinabi rin niya ng historiador na si Nancy Kimwell Gabriel na yung pagkatimawa ay pumangit yung meaning. Kasi yung dating timawa na malayang tao, hindi alipin, ay naging alipin pagdating ng Espanyol. So yun ang nangyari dyan, mga kaibigan. Tayo ay, kumbaga, nag-iba yung meaning nung pagkatimawa, nung pagiging malaya. At naging parang busabos. Naging
Ang tawag ng mga bata ngayon eh, 'di ba? Ang tawag kasi namin noon strike land. Ngayon slap soil na, ano? Slap soil. Haampas lupa. Oh. Yan ang timawa. So eventually yung salitang kalayaan ay ginamit. At saan galing yung salitang kalayaan? Yan po'y unang ginamit ni Padre Mariano Sibilia sa pagsasali niya from the Italian ng tinatawag na Flores de Mayo Prayer Book for the Virgin Mary. So, taga Bulacan-Bulacan po si Padre Mariano Sibilia, liberta, freedom. Ang hindi alam saan galing yung salitang yun. Basta sinabi niya, kalayaan daw yun. At ito'y ginamit ni Marcelo H. Del Pilar sa kanyang pagsasali ng Tulan ni Jose Rizal o ng salaysay sa naysay ni Jose Rizal na El Amor Patrio. Ginamit niya yung salitang kalayaan. At nung nabasa ni Rizal yun, naloka siya kasi hindi ko alam ang salitang ito. No? Pero nagbasa ang mga katipon ng mga essays na nasa Diyaryong Tagalog ni Marcelo Del Pilar. Na-pick up nila yung kalayaan at ginamit nila sa katipunan. At ginamit nilang ito ang title ng kanilang newspaper. Okay? So mga kaibigan, ano ibig sabihin nito? Ang kalayaan po, pinasikat po yung konsepto na yan ng katipunan. Pero eventually po, yung ating political elite, according to Dr. Vicente Villan, one of my mentors in the UP History Department, i-appropriate nila yung kalayaan to mean political freedom. Political freedom. So kapag may mga human rights ka, malaya ka. Pag nakakaboto ka, malaya ka. Pero sa totoo lang, mas malalim yung sa katipunan na konsepto ng kalayaan. At ano yung konsepto na yun? Ang kalayaan, dapat ikaw ay maginhawa. Kaginhawaan. Diba? So, kahit na ikaw ay may political rights, kung hindi ka maginhawa, hindi ka malusog, hindi ka humihinga ng maayos, masama ang pakiramdam mo, hindi komportable ang buhay mo, hindi mo mararamdaman yung kalayaan mo kahit nakakaboto ka pa, kung gutom ka naman at hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tunay ka bang malaya? So, ibig sabihin, malalim ang salitang kalayaan. Subalit, kung titignan natin, according to Dr. Vicente Villan, mas malalim ang salitang kasarinlan. Pero hindi ito ginagamit masyado ng tao. Bakit? Eh sir, pareho lang naman yun eh. Pag malaya ka, nagsasarili ka. Pag nagsasarili ka, malaya ka. Hindi totoo yun eh. Hindi totoo yun eh. Bakit? Eto. Yung kasarinlan, no? Ayon po sa ating Dr. Villan, ay may kinalaman po yung kasarinlan dun sa ating social concept ng mga Pilipino sa pamilya. Diba? Sinasabi natin yan eh. Pagka ang anak ay mag-aasawa na, hihiwalay na siya sa kanyang magulang, ang tawag natin, magsasarili na. Bubukod na. Hihiwalay na. Sa impluensya ng magulang, yung anak. Okay. Gayon din, ibig sabihin nun, so ibig sabihin, may mayroon pong konsepto dito ng karangalan. Kasi di ba hindi maganda ang tingin natin sa mga taong hindi umaalis sa kanilang magulang pag sila'y nag-aasawa. Diba? Parang walang, kaya kapag ka, ikaw ay, kapag ikaw ay nagsasarili, ikaw ay parang may karangalan. Oh? Gayon din, kapag ka ikaw ay isang, kasi yung konsepto talaga, diba, katimawaan, hindi kalayaan, ha? Yung katimawaan nung unang panahon, from being a slave, ikaw ay natitimawa. From being a slave, pagiging oripon, alipin, nagiging timawa ka. Ibig sabihin, nagiging maginoo. Hindi lang lalaki yung pagiging maginoo. Ha?
honorable dangal. So, anong ibig sabihin nito? Pag malaya ka, pwede hindi ka nagsasarili. Malaya ka lang. Pero ibang level pag ikaw ay nagsarili. Sapagkat ang pagsasarili ay may kinalaman sa pagkakaroon ng dangal. Pagiging maginoo. Diba? Kaya, ang sinasabi natin dito, pwedeng malaya ka pero hindi ka nagsasarili. Kunwari, under tayo sa isang colonial power, meron tayong mga karapatan, malaya ka. Pero, kung ikaw ay nakakapag-desisyon sa sarili mo, meron kang self-determination na itatakda mo ang tadhana ng iyong sarili, yan, may tunay kang kasarinlan. Kaya dapat ituro din natin, hindi lang ang konsepto ng kalayaan sa ating mga kabataan, kundi pati ang konsepto ng kasarinlan na adhikain ng ating mga bayani, ni na Bonifacio at ni Jacinto. Hindi sapat ang maging malaya lamang. Hindi sapat ang magkaroon ng karapatan. Hindi sapat ng magkaroon na kaya mong gawin ang gusto mong gawin. Hindi sapat iyon. Ang nakasasapat po ay bilang mga tao, tayo ay nagiging sarili, umaangat sa pagiging maginoo at may karangalan. Oh? At bilang isang bansa, ay malaya mula sa pakikialam ng mga dayuhan. Oh? Kaya nga po, bilang pangwakas, nais ko pong magbigay pugay sa ating lahat sapagkat nasisikil man ng ating kalayaan dahil sa COVID-19 pandemic na ito, nararamdaman natin ang hirap ng pagbabiyahe, ang takot na bumabalot sa lahat sa atin na baka mahawa tayo sa sakit at ako nga nahawa nga kahit ingat na ingat ako. Na yung pain ng separation, walang kalayaan para yakapin ang ating mga mahal sa buhay. Walang kalayaan para kitain ang ating mga mahal sa buhay. At mayroon pang ilan na umaabuso sa kanilang kapangyarihang ibinigay lamang sa kanila ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan na ipagdiwang pa rin ang araw ng kalayaan. Tunay ba tayong malaya? Laging tanong ng marami. Sabi ng iba, hindi, dahil hindi maginhawa ang Pilipino. Dahil patuloy ang korupsyon. Dahil patuloy ang pakikialam ng dayuhan sa atin. Pero alam nyo, ayokong sabihin hindi tayo malaya. Bakit? Sapagkat kung hindi tayo malaya, ay parang dinuraan natin ang tagumpay ng bayan noong June 12, 1898. Parang niyurakan at inapakan natin ang sakripisyo ng mga taong namatay sa Bataan at Corregidor. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaydig, pati na rin ang mga gerilya na nagtagumpay ng ating digmaan laban sa mga Hapones. Kapag sinasabi mong hindi ka malaya, ay parang niyuyurakan mo ang mga efforts ng mga aktivista at ng mga lumaban para sa ating kasarinlan noong panahon ng diktadura at ng people power. Mga kaibigan, malaya tayo dahil sa ating mga bayani. Alalahanin natin ang araw na iyan. Pero, paalala rin ng araw ng kalayaan sa atin na sa pangarap ng ating mga bayani, hindi pa tapos ang pakikibaka. Dahil kung tapos na ang pakikibaka, wala na tayong papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Para maging ganap,
ang ating kasarinlan, karangalan, pagkamaginoo. Makamit ang buhay, ginhawa at dangal na siyang tunay na diwa ng kalayaan at kasarinlan. Ay patuloy na tayong magtatrabaho. Ituro sa mga bata ang kwento ng kalayaan upang mahalin nila ito at ipaglaban nila ito. Bantayan at arugain. At ginagawa natin ang ating papel sa tunay na kalayaan ng bansa sa pagiging pinakamabuting Pilipino, pinakamabuting manggagawa, pinakamabuting guro na pwede nating maging dahil nakakatulong tayo sa ganap na kaginhawaan at pagkalaya natin mula sa kahirapan. At sa bawat tulong na ginagawa natin sa kapwa natin ngayong pandemya, at sa bawat pag-iingat na ginagawa natin, sa bawat pakikipagkapwa-tao na ipinapakita natin sa mga may sakit, sa mga nahihirapan, ay nagiging ganap o unti-unting nagiging ganap ang diwa ng kalayaan sa buhay ng kapwa nating mga Pilipino. Maraming salamat, dakilang lahi ng Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang kalayaan. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua, para sa mga kaalaman at impormasyon tungkol sa Araw ng Kasarinlan. Isa pong karangalan na makasama po namin kayo, Professor Xiao Chua at Yusek Tonesito Umali, sa ating virtual na symposium bilang pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Muli, bigyan natin sila ng isang pangmalakasang virtual na palakpakan. Sa puntong ito, magbabasa muna tayo ng ilang mga mensahe mula sa Facebook. Mula po kay Victoria Austria Jimenez, thank you po, sir, for the informative topic. God bless. At mula naman po kay Miss Emma Trovella, thank you, Sir Chua. Yan, maraming salamat po. Good noon, watching from Division of Pangasinan 1, District of Orbis Tondo, Guateb Elementary School. Mula kay Miss Pinky de los Santos Dulay. Ayan, patuloy silang nakatutok sa atin. Siya nga pala, banggitin ko lang, kanina, ang dami nating likes at hearts. Umabot tayo ng 21,000. Wow! Opo. Talaga, at meron tayong 6,000 shares sa ating Facebook. Aba, nakakatuwa naman yan. Good news na good news yan. Tama. Ibig sabihin talagang tumutok sila sa ating symposium na ito ngayong hapong ito. Maraming salamat sa pagtutok, mga kababayan. Ayan, mula naman po kay Amelia Balae Bergonia. Good afternoon po from San Andres Elementary School mula sa SDO Santiago City. Wow, sa Isabela. Ah, okay. At syempre pa, thank you daw po for sharing to us the history of independence in the Philippines. So amazing, great historian. Congratulations po mula kay Luna Luz Racho. Upang gabayan po tayo na mabigyan linaw ang mga katanungan ukol sa tinalakay na paksa ng ating mga tagapagsalita, ipinakikilala ko po ang Tagamasid Pandibisyon sa Araling Panlipunan sa Lungsod ng Pasay na si Ginang Liovina D. Ernie kasama si Dr. Felina P. Patagan, punong guro ng Pasay City East High School. Kalayaan na Pilipinas.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po kami magbigay ng ilang mga katanungan para sa mga paglilinaw sa paksang tinalakay, ay nais po muna naming pasalamatan si Yusek Tulisito Umali at si Professor Xiao para sa komprehensibong kaalaman na inyong ibinahagi para sa hapon na ito. Ito po ay tunay na makatutulong sa aming mga guro para sa tiyak na paglinang ng paksa na may kaugnayan sa kasarinlan. Dr. Patagan? Nagpapasalamat din po tayo sa isang natatanging leader at edukador na siyang nanguna sa programang ito, ang atin pong pinakamamahal na Deputy Secretary, Dr. Leonor Magtolis Briones. Para po sa unang katanungan, paano po nagplano si General Emilio Aguinaldo ng pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898? Professor? Hindi ako masyadong tumitingin sa mga detalye, no? Pero in general, basically ang sinasabi ko, ang kwento ay nasa Hong Kong pa lang siya, pinaghahanda niya yan eh. Kasi nagpahanda siya ng watawat eh. Di ba? And then of course, eventually, nung nalalapit na yung araw na yun, I think June 6 ito, June 6, eh pinatawag niya si Julian Felipe na isang musician dyan sa banda de San Francisco de Malabon. Hindi sa Malabon, ano? Yung bayan ng San Francisco de Malabon, eh, isa kayo sa mga bayan sa Cavite yan na nag-iba na ng pangalan. Kalimutan ko na. Basta isa sa mga general. And then ang nangyari dyan ay ano, no? Nagkaroon ng humiling si General Emilio Aguinaldo na magkaroon ng isang national, ano, ng isang marcha national. And ito ay ibinalik ni Julian Felipe sa kanya noong one day before the Proclamation of Independence, June 11. Itong petsang ito. No? At sa sobrang sarap daw ng pakikinig ni Aguinaldo doon sa music, ay talaga namang pinaulit-ulit niya si Felipe, si Julian Felipe. Siguro napagod si Julian Felipe kakatugtog ng piano, no? Kasi talagang nagustuhan ni General Aguinaldo yung... And then of course, nabanggit na kanina sa presentasyon na nag-invite ng mga bisita para tumungo sa kanyang tahanan, no? Nagpadala ng mga imbitasyon and libu-libong tao ang naroon at may mga bandila na ng Pilipinas sa disenyo nung bandila ni Aguinaldo. So, ibig sabihin, napaghandaan ng malaking selebrasyon at hindi mawawala dyan, madam. Hindi lang sinasabi, pero may pagkain dyan, syempre. Pagkain, piyesta! Isang malaking piyesta ang selebrasyon ng araw ng kasarinlan o proklamasyon ng kasarinlan. Of course, isa din sa hinanda ay ang dokumento ng proklamasyon. So, at pinirmahan nga ito nung mga nanaro. Salamat po. Maraming salamat din po, Professor Shaw, Dr. Patagan. Pangalawang katanungan po. Opo. Ano po ang naging batayan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal upang ibalik sa June 12 ang Araw ng Kalayaan mula July 4? Well, ang nabanggit na rin yan kanina, no? Pero ulitin ko, no? Siyempre, yung impraktikalidad noong July 4 bilang kasabay ng tinatawag natin na Independence Day ng US, na parang mahirap magkumbida ng mga bisita dahil dyan. At syempre, at that time, yung konteksto ng pagkaka-reject ng additional payment para sa atin mula sa Estados Unidos para sa mga nawasak nung panahon ng digmaan. So, yung ano na yan, yung pagka-reject ng US Congress na yan, ang siya mismong, kumbaga, precipitating tipping point kung kailan nag-decide talaga si Macapagal, because after 3 days of that decision by the US Congress, nilabas yung proclamation niya na pinapalitan ng
June 12. Pero matagal na yung ginagawa, pinapalitan na yung July 4 ng June 12 Independence Day, pero matagal na yung kahilingan ng mga historiador na pinangungunahan po ni Gabriel Fabella at ng Philippine Historical Association. No? Ayun po, salamat po. Maraming salamat po, Professor Chua. Professor, ang susunod pong katanungan ay ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa hindi pagkilala kaagad ng Estados Unidos at Espanya sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas? Napakagandang tanong, Doktora, no? At sa lahat ng mga nagtanong yan, ano? Na, o sino ka man. Napakagandang tanong, ano? Sapagkat, alam nyo, dahil, kasi ang pinakamatinding tawag dito, sampal sa mga Pilipino, dahil nagtatatag na tayo ng ating pamahalaan, pinroklaman natin yung independensya, nagtatatag na tayo ng pamahalaan, eh anong nangyari, di ba? Eh, dinigma nila tayo noong February 1898. Not 1899. Kakasimula pa lang ng ating republika na produkto ng ating proklamasyon ng kasarinlan. So, anong ginawa ng mga Pilipino? Marami sa mga Pilipino ay masigasig na lumaban nung panahon ng Philippine-American War. No? Ibig sabihin, ano na, kumbaga, bansa na tayong Pilipino, bansa rin ng Estados Unidos, nagdeklara ng gera ang Pilipinas. O nagkaroon ng gera ang Pilipinas at ang Estados Unidos. Hindi ito pagre-rebelde, kasi sabi ng mga Amerikano, insurrection, the Philippine insurrection against the United States. Sabi nila yon, no? Eh, insurrection, ibig sabihin, under tayo sa US. Eh, hindi naman tayo under sa US. So, sinasabi lang nila yun dahil sa Treaty of Paris na hindi natin tinikilala. Kaya, anong sinasabi natin dito? No? Ang reaksyon ng Pilipino ay tumindig. Nakipaglaban. No? At lumaban ng maraming Pilipino hanggang 1913 laban sa mga Amerikano, including the Moros, no? Na dyan sa hindi pagkilala ng mga Amerikano sa ating independensya by occupying us. At hindi natapos diyan. Hanggang, 'di ba, na alam natin 'yan, no, na nakapaloob diyan si Macario Sacay na siyang nagpatuloy ng himagsikan ni Andres Bonifacio, 'di ba? At eventually kahit tapos na yung Philippine-American War, nandiyan yung mga sakdalista na lumaban noong 1930s para sa karapatan, para sa lupa. No? Ay ano 'yan, no, indikasyon 'yan ng pagtindig laban sa rehimeng Amerika noong panahon na yon sa Pilipinas, na sumampal sa ating proklamasyon ng independensya. So, yun. But, of course, balansi tayo dyan. May mga magagandang pakikipagkaibigan na moments din tayo sa Amerika at kinikilala natin yung kanilang kontribusyon sa ating bansa. Pero kailangan natin makita na inagaw nila yung independensya natin. Ano? Salamat po. Maraming salamat po, Professor Xiao. Dr. Patagan. Ang susunod po nating tanong, Professor Chua, ano ang nilalaman ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? Napakahaba po ng nilalaman nito. Baka ho hindi ho tayo matapos ngayong gabing ito. Ano? pero ilan na ho sa ating mga nabanggit kanina, no? Ay nabanggit ko na nga, no? Mayroong pag-alala sa kasaysayan, no? Itong proklamasyon ng independensya, inalala yung kasaysayan ng ating struggle magmula nung tayo ay sinakop ng mga Espanyol, no? Magmula nung tumindig si Lapu-Lapu, pati yung pagtindig ni Bonifacio, no? Pinaliwanag din dito ang kahulugan ng ating watawat, no? Ang termino niya dito, yung ating umiiwalay tayo doon sa pagkatali natin sa Espanya. No? Mahaba po yung dokumento, no? Marami po siyang laman at sa bandang huli yun nga, yung watawat. Ano yung kahulugan ng watawat ng Pilipinas? So, ano po, mababasa niyo po ito sa wikang Ingles.
Pero ang gagawin ko ho, dahil wala po palang nasa Google na Filipino version, wala ho sa internet, eh baka mamayang gabi ho o bukas, ilalabas ko sa aking website, shaochua.net. O follow me sa Facebook ko na Shaochua. Ilalabas ko po yung translation sa wikang Filipino nitong Akta de la Proclamacion o yung katitikan ng kalayaan upang magamit po natin sa pagtuturo. Marami pong salamat. Thank you very much, Professor Chua. Professor Chua, sa inyo pong pananaw, sino po ba talaga ang bayaning may pinakamalaking kontribusyon para sa kasarinlan ng Pilipinas? Maraming salamat. Ay, nako. Mahirap pong magtimbang ng pinakamarami. Kasi parang pag sinasabi natin may pinakamarami, para tayo nagtatangi. Alam nyo, ang isasagot ko na lang dyan, kasi ano yan eh, loaded question yan, na pag sumagot ka ng isa, magtatampo na yung iba. No? Lahat tayo eh, may kanya-kanyang paborito. Diba? At kahit si Rizal ay hindi naging revolutionaryo in the sense of being a revolutionary, diba? Naging inspirasyon din siya ng himagsikan at malaki ang kanyang anino sa pagtatatag ng ating bansa. Diba? Si Andres Bonifacio, ang ama ng sambayan ng Pilipino, no? Ang nag-crystallize ng pagkilos at pagtindig natin. Diba? Of course, si Aguinaldo, marami akong hindi nagugustuhan sa kanya. Pero kailangan nating bigyan ng pagkilala ang kanyang papel bilang nagdala sa atin sa independensya at sa unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. Of course, nililiwanag natin dito na walang kinalaman ng NHCP at ang DepEd sa sasabihin ko na naniniwala ako na si Bonifacio ay naging pangulo ng Pilipinas bilang pangulo ng unang pamahalang mapanghimagsik na pambansa ang tunguhin. Ngunit, si Aguinaldo ay pangulo ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. So sila ay may mga kontribusyon. Oh? Kailangan makita din natin yung mga mali nila upang matuto tayo. Pero yung papel nila at ambag nila ay kilalanin natin isa-isa. No? At matuto tayo sa kanilang mga pagkakamali. So, I guess, yun yung masasabi ko. Wala akong gustong itangi. Nabanggit ko lang yung tatlo kasi sila yung, kumbaga, pinakakaugnayan sa kwentong ito. Pero syempre, yung suot ko, yan, no? Si Apolinario Mabini, malaki rin yung kanyang papel upang ipakita yung moral na aspekto, legal at moral na aspekto ng ating pagbubuo ng bansa na dapat may mabuting kalooban at matuwid na kaluluwa. Tulad na sinasabi rin ni na Emilio Jacinto. Diba? Hindi lang ito tungkol sa politika, batas, kundi sa kalooban ng puso na umiibig at malinis ang hangarin para sa kapwa at sa bayan. Hindi tayo lahat perfecto, mga doktora, no? Pero sa totoo lang, kung titignan natin yung ang ating ano, no? Wag nating hayaan na magpigil tayo ng ating mga pagkukulang upang gawin ng tama para sa ikalalayan ng bayan. Walang maliit o malaking kontribusyon. Lahat ng ating ginagawa ay hakbang tungo sa ganap na pagpapalaya at pagpapaginhawa ng bayan. Salamat po. Maraming salamat po, Professor Shaw. Professor Chua. Apo. Ano po ang mahalagang aral na naikintal sa mga Pilipino ng Araw ng Kalayaan? Ay, napakagandang tanong, ma'am. Ang kalayaan, ang kasarinlan, ay hindi pinipitas na parang prutas sa isang puno. Ba? Hindi yan parang EDSA Revolution na pagparty ka lang sa kalye ay mababalik na ang kalayaan mo. Kahit ang EDSA Revolution ay 14 na taon ng madugo, maraming nagsakripisyo. Gayon din ang ating himagsikang Pilipino. Maraming pagkakahati-hati pang mangyayari. Sinusubok
ang Pilipino sa bawat pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng pakikibaka. Sinusubok ang Pilipino kung magwawatak-watak. Hanggang ngayon po, sinusubok ang Pilipino. Tayo ay patuloy na pinaghihiwalay ng ating politika. Nagmumurahan tayo sa Facebook. Lahat po tayo ay may iba-ibang pananaw tungkol sa bagay-bagay kung paano ipanalaganap ang kalayaan at katarungan at katotohanan. Pero dapat bang magsakitan tayo? Dapat bang magkaroon ulit ng patayan tulad ng nangyari sa Hidwaang Bonifacio at Aguinaldo? Sa Hidwaan kay Luna? Mga bahid ng dugo sa ating kwento ng kalayaan. Yan ang aral, ma'am eh. Sa panahon na makikipaglaban tayo, susubukan at susubukan tayo. Pero tayo ba'y magbubuo muli? Tayo ba'y titindig muli mula sa mga pagkakamali natin? Tayo ba'y magkakaisang muli? Diba? Kung tayo may mga maliman sa naganap nitong pandemya, tayo ba ay may courage, katapangan upang aminin ang ating pagkakamali at itama ang ating mga mali at gawin ang tama upang lahat ay mailigtas? Diba? Yan ang kalayaan, ang kaginawaan ay hindi po yan nabibili, ay hindi po yan basta-basta nakukuha. Yan po'y binibili ng dugo. At yun, I think, ang aral ng kalayaan para sa ating lahat. Na paghihirapan natin yan. Kaya dapat lahat tayo may gawin, may contribution. Diba, Yusek, Tony Umali, welcome back. Yeah. Opo. I will engage lang Professor Chow. Opo. Professor Chow, anong masasabi po ninyo doon? Yung binanggit ko, so kanina, baka hindi nyo po naabutan. Nakinig po ako sa inyo. Naminig ko po yung buong speech nyo po. Anong palagay nyo po doon? Yung pagdito ng ating June 12. Sa halip na July 4, considering yung binanggit po natin, elements of a state, one of which is sovereignty, freedom from external control. Hindi po ba? Okay. I don't have any notes on this. I'm relying on my knowledge. Lahat okay. Po tayo dapat alam natin yun dahil natutunan ko yan, Professor Chow, nung ako'y nasa elementarya, kaya si kuya at si ate, dapat alam na alam yun. Ano ba ang elemento ng estado? Tao, teritoryo, pamahalaan, o malaya, may kasarinlan. O paano yun? Meron naman pong mga Amerikano, at hindi pa nga tayo na-recognize. Discussion lang naman po ito at hindi naman mababago yung class. Anong palagay nyo doon? Tandaan natin, tulad nung sinabi ni Liling Briones kanina ng ating secretary, ano, ni Ma'am, ang ating mahal na Ma'am Liling, talagang diskusyon talaga ito sapagkat iba-iba po ang pinanggagalingan ng ating mga pananaw. Diba? Si Yusek Tony ay isang abogado. Oh, isa siyang esquire. Diba? Esquire. So, sa Britanya yun, ha? So, may kaalaman po din po siya sa batas ng ibang bansa, sa international law, diba, ukol sa mga ganitong usapin. At sa international law, sa perspektibong legal, ay hindi pa tayo malaya by 1898. Nandyan pa yung mga Kastila at that time, i-cover tayo ng mga Amerikano, nadadalin tayo hanggang 1946. Sa pananaw na legal. Pero maging ang halimbawa, sa pananaw na nasyonalista ng mga Philippine Historical Association governors, ang sinasabi nila, they took on Aguinaldo's statement. Yung sinabi kasi ni Aguinaldo noong 1946, isinauli lang nila ang independensya na inagaw nila sa atin noong 1898. And Yusek Tony, I will read something, ano? This is the official proclamation of Philippine independence in July 4, 1946, in which apparently the wording that was used by Harry Truman was, "I do hereby recognize the independence of the Philippines." In the document, you do not see that it was granted to us. And when you have a statement like this, it means that they recognize that we were already independent in many ways. At sinabi dito sa first paragraph,
that we have demonstrated our capacity for self-government. Diba? So, yan ang ating makikita natin dito. But anyway, isa pa pong anomaly dyan o anachronism Yusek is even the Independence Day of the United States na banggit ko nga kanina, they were not yet independent during July 4 yeah. 1776. So interesting yeah. yun. So it's yeah. really about self-determination of saying that we are free. Alam nyo yung damdamin ni Ma'am Liling naramdaman ko, Yusek Tony, eh, nung sinasabi niya na, we decided that we are free. Diba? Yeah. Yun po yun. So, two perspectives. Wala pong tama o mali. Sapagkat bawat isa ay may pinagmumulang perspektiba. Opo. Yeah. Yeah. Yung sa akin naman, ang tamang perspektibo talaga ay yung binanggit po ninyo. Dahil yun po yung dineklara ng ating Kongreso eh. So yeah. we're just trying to reconcile what we learned in political science when we talk about the state, elements of a state. Yes. So, gusto po nating mayroong kakayanan ng ating mga anak na makapag-isip po ng sa ganung pamamaraan. Eh pero yung hindi ko alam Professor Chawa kung nasabi mo yung Hare Haas Cutting Act and then Tydings McDuffie Law. Okay. Nadadaanan mo ba 'yon? Yung binabanggit yes. ko kanina, na pareho naman yan eh. Binabanggit ko na may perspektiba ang mga historian, yun po yung tinuro sa amin, yung mga elementary tayo na gusto ni Manuel Quezon, na siya, I don't want to say, siguro ikaw magsabi, ang may bearer ng good news. Pwede na. It was already given nung Oxfrox mission. You know what I'm saying? Inagaw niya. Inagaw niya kay Rojas at saka kay Usmeña yung credit. Yes. But I'm going to give something. This is a nuanced take on the difference between the Hare Haas Cutting and the Tydings McDuffie Act. You know, I'll tell you something. This is what I learned when I was reading the biography of President Elpidio Quirino. Apparently, he was the staff of Manuel Quezon during the Quezon Independence Mission, no? Yeah. Which was lobbying for what we call now the Tydings McDuffie Act. And ito yung nakakatawa dyan, ano? Apparently, di ba sabi natin pareho yung Tydings McDuffie at saka yung Hare Haas. But apparently, yes. the US Congress, congressmen, hindi makakuha ng sapat na boto to approve this Tydings McDuffie Act for one very nuanced difference between the two. And what is this? In the Hare Haas Cutting Act, the provision for the retainment of the U.S. installations and bases yeah. was automatic. No? In the Tydings McDuffie Act, it is negotiable under the terms of the Philippine government and the United States government. So, ibig sabihin, hindi matik. Pwede pang pag-usapan, pwedeng tanggihan, pwedeng payagan. Diba? Yeah. So, ang nangyari dyan, ito yung funny. During the night, before they have to leave, no? Nasabi nila, talo na tayo. Wala na yung Tydings McDuffie Act. Hindi na natin mapapasa. They were actually, that night, they were actually gloomy. Si Quezon yeah. was already losing his face. And then eventually, dumating si Elpidio Quirino, very young Elpidio Quirino at that time. No, pinuntahan yeah. si Quezon, doon sa bahay, sinabi niya, Senyor, Senator Manuel Quezon, napapayag na po natin, no? Nakausap na po natin ng mga congressman, may sapat na po tayo na bilang para ipasa ang Tydings McDuffie Act. So, yes, there is a truth to the saying na Quezon yeah. went there to make agaw siniraan niya yung Hare Haas Cutting Act for saying the same things in the Tydings McDuffie Act na 10 years transition. Oh, 10 years transition. But, you know, there's that difference between, which spells a great deal when we talk about sovereignty. Diba? Yeah. So, pag sinabi mong sovereignty, malaking bagay yung we can negotiate the US basis rather than it is automatic. Oh? Yeah. Yeah. Napakahusay. Hindi, ano na po ba tayo, Semi, Doc? Baka may mga katanungan pa dahil marami akong gustong i-engage kay
kay Professor Chow natin eh. Ma'am Emmy. Yes, Yusek Umali. Are we done na ba? Supposedly or what? Hindi pa po. Go ahead po. Meron pa pong katanungan, Yusek Umali. Dahil pagkatapos po dito, closing ceremonies na ba tayo? Hindi pa po naman. Hindi, go ahead. What will happen? What will happen? Come on. Meron pa akong tanong kay Professor Chow. Pwede pa ba? Pwede pa po, Yusek. Kasi po, ito ay makakatulong din sa aming mga guro para sa paglilinaw. Opo. Pag nakita mo ngayon, ito po ah, sa ating mga guro. I always think, wala pong, nagsasabi dito, wala tayong nababasang material tungkol dito, pero ina-analyze ako. Si General Emilio Aguinaldo, Professor Chow, ay talagang may tamang kamalayan, maaring sa tulong din ni Apolinario Mabini at ng kanyang mga advisors, kung ano yung dapat gawin para makapagdeklara ng gobyerno at malayang bayan ang bansang Pilipinas. Kasi makikita po natin, bago po yung ito pong araw ng ating kalayaan, may mga proklamasyon na po siya na binubuo niya po iba't ibang mga opisina at ang isa nga po sa nabuo June 23. Tama ba yun, Professor Chow? Several offices were... Apo. Ah, kasi yan yung pagtatatag din ng dictatorial government. No? So, may mga opisina. Ang point ko, Professor Chow, alam niya yung ginagawa niya. Oh, yes. So, pari mo bang ibahagi, Professor Chow? Tinayo niya yung Malolos Congress and even asked the Malolos Congress to ratify on September 29, 1898 what was proclaimed on June 12. So may mga ganyan po siyang kamalayan. Paano po ito nagagawa ni General Emilio Aguinaldo? Sarili po lang ba niya itong pag-iisip? O mayroon po siyang mahuhusay na mga advisors na sinasabi sa kanya, ganito ang ating gawin? Pakikita ninyo, it's very purposive eh. Hindi ko dinidiscount, Yusek, kasi alam mo, sa totoo lang, bata pa kasi si Aguinaldo nung panahon na ito. He was 29 years old eh. 29 lang siya nito nung panahon na ito. So, at tandaan natin na sa letran siya ay nag-drop out. Dahil nga sa ganyang mga gawain bilang opisyal. Naging opisyal siya agad ng barangay. Kabesa de barangay siya agad eh. So, ang sinasabi natin dito, meron mo siyang ilang gabay na ako sa palagay ko, yun yung mga gabay niya. No? Well, isa na dito yung kanyang ina. No? Si Trinidad Fami Aguinaldo ay malaking impluwensya sa kanyang politika. No, doon sa kung paano siya na angat bilang isang pinuno. Yan makikita mo malakas na mga ina, malakas na mga babae, no? Ganyan din Yusek, ay mayroon siyang pinsan na ang pangalan ay Baldomero Aguinaldo. Yes. Bukang 'yun ang isa sa mga talagang gabay ni Aguinaldo, no? At ang hindi ko nga alam kung bakit si Aguinaldo pa yung parang naging pinuno. In such a way na I think may charisma din yung tao. May charisma sa kanyang mga tauhan. At gayon din, meron po siyang, yan, may mga pinalibutan niya yung sarili niya ng mga abogado. Diba? Kahit nung panahon na lumalaban siya sa Cavite, nung 1896 in fact, meron siyang manifesto nung October 31, 1896 na tinuturing na isa sa mga declarations of independence na rin. Sapagkat meron siyang central committee na binubuo, October 31, 1896, signed by Emilio Aguinaldo, no? Yes. At kung titignan natin, kung iniisip ko nga dito, hindi niya parang hindi niya binanggit, tinitignan ko ngayon eh, parang hindi niya binanggit at 1896 ito, na mayroong pamahalaan si Bonifacio nung panahon na ito. Oo. Oh. No? Yeah. Diba? Eh, dapat under siya doon. Professor Chow, pero ito ang usapan yan, ha? Yes. Si Juan Andres Bonifacio naman
Oh, binanggit nyo. Yeah. Oh, ito gusto ko itanong eh. Alam natin na meron pong ganyang pamahalaan na itinayo ang Angat Andres Bonifacio. Pwede nyo mag-expound po kayo doon at paano po ba nagsimula na ang unang pangulo, sabi ng ibang mga nasusulat, ng pamahalaang katagalugat? Ganun po ba ito, Professor Chow Chua? Yung sinasabi ninyong... go ahead. Ano po yung pamahalaang itinayo ni Gat Andres Bonifacio at ano yung kaibahan nito sa pamahalaang itinatag ni General Emilio Aguinaldo? Tandaan natin na yung pamahalaan na itinatag ni Andres Bonifacio, ito'y kinilala nung una ng mga tao sa Cavite at sa ibang lugar sa ating sa Katagalugan, lalo na at sa Capiz, no? Ito'y kinilala rin. At ito po yung pamahalaan ng tinatawag nating Haring Bayang Katagalugan. So, nagkaroon siya ng ganyang pangalan later on. Pero ang sinasabi natin noong August 24, 1896, nagkaroon ng pulong sa bahay ni Tandang Sora sa Kamalig at nakalagay sa isang dokumento ni Mariano Alvarez na itinatag nagkaroon ng pagtatatag ng pamahalaan noong Agosto 24 kung saan magkakaroon ng pagpili ng magsisipamahala sa hukbo. So yung ibig sabihin, nagkaroon ng mga general noong panahon na yun. August 24, 1896 ito, Professor Chow. Yes. Yes. So, nagkaroon ng mga general at yun yung inassign para dun sa pagsalakay sa Maynila na gaganapin sabay-sabay at sa Cavite, no? August 20. Professor Chow, assuming, hindi ko alam yung position mo pero alam ko may nagsasabi iba-iba po yung araw ng Pugad Lawin, yung Cry of Balintawak. So, yung August 24 na sinasabi mo, Professor Chow, that's a day after of the Cry of Pugad Lawin. And ano po ba muna yung ano po ninyo? Ang base sa inyong pagsasabi. Kailan po ba talaga pinilas itong mga schedule na ito? Alam mo, ang posibilidad dyan, Yusek, maraming pilasan ng schedule na nangyari. Kasi iba-ibang lugar yung pinunta ni Bonifacio eh. Tapos yung nakaalala, di ba? Ah, dito pinilas. Ah, hindi, sa lugar na ito pinilas. Ah, pwede dyan. Ako, sa palagay ko, maraming pagpilas, no? Eh ang nangyari lang, eh ang hindi natin alam, ilan ba yung sedula ni Bonifacio, no? Anyway, so teorya ko lang 'yon. Pero ang sinasabi ko kasi dito, hindi na mahalaga sa akin eh. Yet minsan pinag-aawayan natin, ang mahalaga diyan nagtayo ng isang pamahalaan. Hindi nga lang siya republika. Okay. Isa siyang pamahalaan. Professor Chow, can you share with us sino-sino po yung nagsilbi doon sa gabinete? Sino-sino yung nakikinalagay? Well, ang problema kasi dyan, eventually, kasi si Pio Valenzuela, bahagi nun. Ang problema, first days of the revolution pa lang nawasak na yung maraming puwersa ni Bonifacio. Nahirapan siya sa Maynila eh. So, ang nangyari diyan eventually magkakaroon siya ng mga opisyal na lokal. Yan. So siya yung may kataas-taasang sanggunian. Yan yung sanggunian ni Bonifacio kasama si Emilio Jacinto bilang kalihim, no? Pero eventually magkakaroon ng mga lokal. So halimbawa, sa Pantayanin, sa Pasig at Antipolo, natagpuan yung mga government kaya ngayon Yusek, naniniwala tayong gobyerno yung katipunan ni Bonifacio after the try. Dahil may mga dokumento tayong hindi ako yung nakakita, no? May mga dokumentong nakita sa Archivo General Militar de Madrid na nagpapakita na mayroong mga kautusan, umabot sa mga tao, nagkaroon ng mga halalan, nagkaroon ng mga pag-appoint ng mga opisyal at piskal na nagmumula sa Haring Bayang Katagalugan. Na yun yung pangalan ng ni Andres Bonifacio nung kanyang panguluhan. Kaya naniniwala tayo doon. At eventually of course pupunta ng sa Cavite si Bonifacio, iiwan niya yung kanyang mga kasama doon sa Antipolo, sa Pantayanin, Emilio Jacinto, Julio Nakpil, sila yung mamumuno ngayon noong hukbo at noong pamahalaan. So may hukbo, may civil. At sila'y nagre-release ng mga birth certificates saka
mga marriage certificates, use it. So yeah, talagang itinuring nilang pamahalaan ito, no? Ang contention na lang natin of course ay hindi siya republika. Pero isa siyang pamahalaan. At alam naman natin, USEC, na maraming paporma ng pamahalaan. Yeah. Diba? Hindi lang naman republika. Yes, it's a revolutionary government. And yeah, USEC, Aguinaldo became president because he was became president of the republic because he was president of the revolutionary government. And he was yeah, only second revolutionary government because he followed from Bonifacio. So yun yung yeah, sinasabi ng mga ilang historiador kung bakit naniniwala kami na pangulo si Bonifacio. Pero, yeah, I also agree that it was not yet a republic. The problem is, Manuel Quezon is not a president of a republic. He was a president of a commonwealth. Diba? Yes. So, ang sinasabi ko dyan, Yusek, ibilang si Bonifacio, pero ayusin yung pagkakasunod-sunod. Huwag paglabu-labuin yung mga bilang ng presidente. So ako, ang sinasabi ko dyan, you count the having bayan president, then you have the Republic of Filipina president, which are actually two people, Aguinaldo and Malbao, di ba? Yeah. And ito, even the NHEP says talagang nag-take over talaga si Malbao. May dokumento silang nakita eh. Di ba? Pero hindi siya sinasama. Di ba? Yeah. Macario Sacay yeah, was also president because he had his own Republic of Tagalog. Yeah. Manuel Quezon, Commonwealth na yan. So, tatlo sila. Quezon, Osmeña, and Rojas. No? Commonwealth presidents. Tapos meron tayong second republic president, Jose P. Laurel. Diba? So, nag-overlap yun with Quezon and Osmeña. And then you have the president since the independence. Yun, pwede nang bilangin yun hanggang kay President Duterte. So, yeah, ano, ayusin. Ayusin yung pagkakasunod-sunod at huwag paglabu-labuhin. Diba? Kasi ngayon, binibilang natin si Duterte kasama yung ibang presidente na hindi naman kasama dun sa ikatlong republika ng independensya noong July 4. Yun po yung sinasabi ko. Oh, ito, Professor Chow, para ma-appreciate po ng ating mga anak na nakikinig po ngayon at yung mga guru po natin, parang review na lamang po ito. Yung sinabi ninyo na kung bakit itong pamahalaang itinatag ni God Andres Bonifacio ay isang uri ng pamahalaan na pwede natin kilalanin at kung paano natin pwede siyang tingnan. Sabi, nag-uusap lang po tayo dito ha, at wala pong ay nakipagtalo kahit kanino. Ma-appreciate po natin yan. Ito po ha, very recently, relatively recent event in Philippine history, nang ang ating pong halimbawang dating Pangulong Corazon Aquino, nang siya po ay na-install noong 1986 bilang pangulo natin. Dinisolve po niya ang Batasang Pambansa. Yan po ang ating Philippine okay, Parliament, the lawmaking body. At siya po ay nagtatag ng revolutionary government. At hindi po niya, tinutukoy ko lang po, ma'am sir ha, ito po yung recent history natin para magkaroon kayo ng ideya yung sinasabi rito na pwede ito maging pamahalaan at basta nandiyan dyan yung elements and then you are recognized outside. Kaya nga ito, wala na kasing oras eh. Kasi nga yung kay Emilio Aguinaldo hindi na recognized outside the country. Tama ba yun, Professor Chow Chua? Hindi po siya na-recognized. Even Bonifacio's government, so walang recognition yan. Yeah, but all that I'm saying is, you know, that's very critical. You know, yes, that's definitely. Why, yes, especially when you want to establish a state. Hindi po ba? Kaya yes, nga po yung international, magdadigress ako na mabilis. Ang ating kaibigang bansang China at Taiwan, walang nagre-recognize sa Taiwan. Yan po isang probinsya lamang. But ang Taiwan, they consider themselves as a Republic of Taiwan. Pero hindi sila nare-recognize internationally. Yeah. At ganyan din po yung kabanan ng Palestinian state. At ang ibig ko sabihin, para magkaroon lang po kayo ng kamalayan na yun idea, po yung yes, na nagkaroon po ng effort, hindi po ba naman siguro si General Emilio Aguinaldo for the government to be recognized. Anyway, I digress. Para maunawaan, itong sinasabi ko kay Coraz, ating dating Pangulong Cory Aquino, dinisolve niya yung batasan, Philippine Parliament. Apa? Hindi niya po inilalay yung 1973 Constitution. Yung Constitution yeah, na binalangkas after the 1935 Constitution during the Commonwealth period.
when I talk like this, Professor Chow, Mommy, Daddy, hindi pa nabubuhay si Yusek Tony ito. Batang bata lang. Nakikinig lang ako kay Professor Chow Chua. Kaya nalalaman ko si Yusek Tony. At ginawa po, hindi, para maunawaan ng ating mga anak, Professor Chow, yung sinasabi ninyo when you form a government. Revolutionary government, yeah. Pangulong Corazon Aquino, pangulo natin, at binuo niya po yung tinatawag nating Freedom Constitution. And then inappoint po niya ang Constitutional Commission of 1986, binalangkas ang ating 1987 Constitution. Ratify po ng Bansang Pilipinas, hinalal ang bagong mga mambabatas, may transitory provision yung 1987 Constitution, if you remember, Professor Chow. Ako po yung nakikinig naman sa mga teacher. Maliit na maliit pa tayo noon, batang-bata. Ngayon unang 12, doon sa 24 na nalong senador will serve for 6 years. Ganun po yung nangyari dyan. What are we trying to say here? Yun po yung kahalagahan ng sinasabi ni Professor Chow Chua nung panahon na yon, nung bumubuo nga po tayo ng pamahalaan. At yung mga bagay pong yan, yung sinasabi po ninyo, ang opisyal na paliwanag kung bakit nga ang ating tunay na kalayaan nga po ay June 12 na inagaw lamang at ibinalik noong 1946, July 4. Pero hindi po ibig sabihin na nagkaroon naman tayo ng kalayaan. Tama ba, Professor Chow? Ang galing ng ating pag-uusap. Okay na po kami, Ms. Kenya. Doc, kasi alam po ninyo, ito pong ganitong uri ng pag-uusap, kung gano'n nga po, inuulit ko, yung kahalagahan ng araw na ito ay talagang dapat kinagawa natin sa DepEd. At tayo nagpapasalamat kay Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones po natin, who under her leadership ay nagkakaroon po ng ganitong uri ng aktibidad na hindi na po natin pinapalampas ang araw ng kalayaan na parang ordinaryong araw lamang. Bukas, walang mangyayari. Pero ngayon, ang daming aktibidad ng DepEd at makabuluhang diskusyon tulad nito para lalong maikintal sa isipan ng mga bata ang kahalagahan ng araw na ito, ang araw ng kalayaan. Ang pangarap natin, Professor Chow, darating ang panahon na kapag sinabing Independence Day, halimbawa ko lang po ito, pasensya na kayo ha, sa bansang Amerika, Happy 4th Day of July, ganyan po sila eh. And they gather around, they celebrate, it's really a big deal. Bansang Singapore, yung kanilang araw ng kalayaan, buong bansa nila, talagang nangyayari. Darating ang panahon na lahat po tayo, Happy Independence Day, parang Pasko, Professor Chow. At binabati natin ang bawat isa, tunay nating nararamdaman, at hindi ko na maririnig. Minsan naririnig ko, mga pamangkin ko, Professor Chow, ba't ba maraming flag dito sa mall na ito? Hindi niya alam. It is flag month. Narating po ang panahon na yun. Tulong po ni Professor Chow Chua at ng ating kagawaran ng edukasyon, pangunguna ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones, ang tamang kamalayan sa pag-obserba ng mga mahalagang araw na ito ay talaga nang mangyayari. Salamat po. Mabuhay. Salamat, Yusek. Maikli lamang po. Mabuhay. Maikli lamang po, no? Susugan ko lang yung sinabi ni Yusek bilang pagpapaalam namin siguro, doktor, no? Mga doktor. Sa totoo lang, kaya ho hindi na ho natin pinapahalagahan ang araw ng kasarinlan, sapagkat naging masyadong practical po tayo. Ano yung pagiging practical? Hindi natin minamahal ang ating mga simbolo. Diba? Simbolo yan eh, bandila, watawat. Parang akala mo, ang mahalaga lang yung pera, yung kinakain, di ba? Yeah. Yung teknolohiya. Pero hindi na natin naiintindihan yung simbolismo at yung inirepresent nito. Yung bandila natin, di ba? Na hindi lang yan tela. Hindi lang yan tela. Yan ay nagre-represent ng dugo, kasaysayan ng mga nagbuwis ng buhay para sa atin. So, isa pang nawala sa atin pag-araw ng kalayaan ay ang mga parada. Ang mga parada po. Bakit? Yusek, kung wala namang pupuntahan. Kung wala namang pupuntahan, wala talagang pupunta. Dati sa mga bayan-bayan may parada talaga 'yan eh. Dapat hindi sapat 'yung mag
hindi sapat na magtaas lang ng watawa tapos aalis na yung leader. Dapat magsasalita para may panoorin. Dapat mayroong konsyerto o may kakanta man lamang para panoorin. Yun po yung sinasabi natin. Bakit? Sasabihin nila, gastos lamang yan. Pandemya, gastos lamang yan. Pero hindi eh. Kasi, alam nyo, kailangan mabuhay ang ating diwa sa mga ganitong yes. paggunita. May inspirasyon yan para magpatuloy tayong maging mabuting mga Pilipino. Dahil yes. diba, no, Yusek, nung bata pa kayo, not so long yes. ago, eh dinadala tayo ng mga magulang natin sa mga plaza upang papanood yeah. yung parada na yan ng independensya kahit sa luneta. Diba? Yeah. Eh ngayon, nawala na yan, naging praktikalidad, naging labor, naging job spare na lang. So, yeah. eh, hindi na para sa lahat yun. No? So, yeah. yun po yung sinasabi natin. So, nakikiusap po tayo sa pag natapos ang pandemyang ito, sana bawat eskwelahan, Yusek, dahil na-inspire sa ginagawa natin, gayahin ito. Kasi walang pasok ng June 12, June 11, may program sila sa school. Para alam yes. ng mga tao. At magsasalita yung kanilang social studies teacher tungkol yes. sa kakalagahan ng kalayaan at araw na ito. Diba? So, yun po. Gayahin po natin si Yusek Tony Umali. No? Yeah. Salamat po at Professor Chow Chua. Pamumuno ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones. Nagpapasalamat at may mga ganito tayong aktibidad. Ma'am Ebs! Doc, nako, talagang napasarap na kami. Salamat po. You have the floor now. Napakahusay po ng pagtalakay ni Yusek Umali at saka ni Professor Chua. At this point po ay hiningin po natin ang last message mula kay Yusek Tonesito Umali. Okay na po ako. Ang tangi ko pong sabihin ay sa ngalan ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones, lahat po ng ating mga undersecretaries at assistant secretaries, patuloy po nating gawin ang mga ganitong uri ng aktibidad, mga aktibidad para po maunawaan ng ating mga anak, ng ating mga guro at hindi gurong kawalin ng ating kagawaran at ang buong bayan ang kahalagahan ng mga araw tulad po ng Araw ng Kalayaan. Mabuhay po ang sambayanang Filipino. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po Yusek Tonesito Umali and Professor Xiao. Ganon din po ang ating pinakamamahal na kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa napaka-komprehensibo at napaka-halagang simposyum na inyong inilalaan para sa mga guro. At ito po ay masasabi namin na masiglang masigla ang kasaysayan ng Pilipinas sa kagawaran ng edukasyon. At bilang mga Pilipino, ang kasarinlan na ipinamana ng ating mga bayani ay dapat pahalagahan at ating ingatan higit ang ating mga kabataan sa ngayon. Tunay na ang kasarinlan ay pagbubuklod ng mga Pilipino, ating gawin ang kabutihan sa ating kapwa upang maramdaman natin ang tunay na kasarinlan. Muli, isang mabiyayang hapon po para sa lahat. Maraming salamat po sa... Bago po tayo magtapos, nais po namin bigyang pugay at taus-pusong pasalamatan ang mga taong naging kabahagi ng kabuuan ng ating programa ngayon.
At hindi po magiging ganito kaganda at kaayos ang kabuuan ng ating event kung wala ang tulong at kolaborasyon ng ating mga kapanalig na ito sa likod ng tabing at lente ng kamera. Kung sino-sino sila, matutunghayan po natin yan mamaya, mga ka-DepEd. Sa lahat po ng aming mga nakasama ngayon, 10 ng pamunuan ng Dibisyon ng Pasay at ng Kagawaran ng Edukasyon, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli, ako po si Ginoong Rolando de la Rosa Roa at Ginang Arlene Emiradora, ang mga naging tagapagdaloy ng programa para sa selebrasyon ng ika-123 anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kasarinlan at nagiiwan sa inyo ng mga katagang kalayaan ay pagbunyi, pambana itong natatangi ng mga bayani ng lahi. Halina't ipagmalaki, Pilipino ako, Pilipino tayo, saan man sa mundo. Hanggang sa muling pagkikita, mga ka-DepEd, makasaysayang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Bayani, huwag kong kalimutan, sila nung'y nakipaglaban. Bayani, sa kasalukuyan, ipagligtas na buhay. Ipagmalaking paglaban, ipagtanggulang inang bayan. Gising na mga kapatan, ikaw ang bayani sa kasalukuyan. Ipagmalaki, paglaban.